Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating pick a card reading. Okay, so ang gagawin nyo lang po is mamili kayo ng cards dito sa mga ipapakita ko. And then pakiramdaman nyo mabuti yung cards kung nararamdaman nyo ito yung card na para sa inyo. Okay, so ang atin pong question or ang title ng pinaka-reading natin ngayon ay anong naghihintay sa'yo ngayong March 2022? Ito po ay love reading, so ito po ay kapalaran tungkol sa pag-ibig. So ngayon, ipapakita ko na po yung cards na pagpipilian ninyo. And then kung ano po yung mapili ninyo, i-check nyo na lang po sa description box. Nandyan po yung pinaka-number ng cards na napili ninyo. Okay, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, no, please do hit the subscribe button and notification bell. At para sa ibang details, okay, for personal reading, ganyan, and for our other channels, nandyan po sa description box, pakicheck na lang rin po. Okay? Okay, so ito po yung ating pinaka-cards na pagpipilian. This is card number 1, card number 2, card number 3, and card number 4. Pakiramdaman po ninyo mabuti kung ano yung tingin nyo na makakapagbigay ng kasagutan or ang reading na babasahin natin para sa inyo. That is for your March 2022. Okay, take only what resonate, guys, kasi general reading pa rin naman po ito. So, yan, mamili na lang po kayo dito sa cards na nasa kamay ko ngayon. Card number 1, card number 2, card number 3, card number 4. So kung kinakailangan nyo pong i-pause ang video, ayan, i-pause ang video at mag-meditate, ano, ay gawin nyo rin po yon. And if you need to pray, mas maganda po yon. Okay, so yeah, ito na lang po, ano, ulitin ko po, card number 1, card number 2, card number 3, card number 4, and then go to the description box, nandyan po yung pinaka-time, pipindutin nyo lang po yung time para mas mabilis po tayo makarating dun sa card na napili nyo. Okay? Okay, so para po dun sa nakapick ng card number 1, ang napili mong card ay chemistry. Ayan. There's a strong magnetic attraction here. So ito yung pinaka-card na napili mo. So sisimulan natin yung reading. Ngayon, kinuha ko na yung mga cards na kakailanganin, pero i-clarify ko pa po itong mga ito. So, ang pinaka-energy mo, we do have here the 10 of Wands. Okay? And followed by the 9 of Wands. Okay? So, nakikita natin dito, ang dami mong pasan-pasan ngayon. Maybe problema or responsibilidad na nakikita natin na maaaring may mga bagay ka pa rin hinahanap. Although, nandito na tayo, nakikita natin, medyo nakakuha tayo ng completeness sa'yo. Maaaring ikaw ay kumpleto na when it comes to sa mga bagay na sa buhay, no, na kailangan ng tao. Like, yung iba sa inyo, pwedeng ikaw ay may trabaho or okay naman. Yung iba may negosyo, ganyan. And okay. Okay ka naman, ano? Kailan may mga problema ka pa rin nakikita dito eh. And I feel like may something regarding you and dito sa person nakikita natin, nakakonect mo dito na mamaya malalaman natin kung ano ang meron dito. Kaya lang nakikita natin may mga problema ka nakikita dito sa connection ninyong dalawa. And nakikita natin marami man or kompleto man ang pakiramdam mo. May mga bagay ka pa rin hinahanap. Okay? Or yung iba sa inyo, hindi mo man nararamdaman yung pagka-complete na yan. Makikita yan ng mga tao sa paligid mo. Wow! I can see a lot of people here na ang daming nakikita yung mga pinagagawa mo, yung paghihirap na ginagawa mo, and ina-admire kanila doon. So, aalamin natin ano ba itong bagay na hinahanap mo. Ano? Kasi nakikita natin, yung iba sa inyo, when it comes to love, maybe hindi ka pa fully satisfied. Ayan. By the way, I can see Pisces energy. Yeah. And take note, guys, ha. This March 2022, unang-unang pinakanakita natin dyan, na darating sa'yo. Dito pa lang sa main energy, nagpakita na sa atin. The 9 of Wands is here, followed by the 10 of Wands. So kung makikita mo, yung placement ng number is ascending, paakyat siya, 9 to 10. So malapit ka na makumpleto. Kung ano man yung hinahanap mo, possible na makumpleto mo this March 2022. Okay? Napakagandang simula, ano?
Ang unang card na lumabas sa'yo is the Ten of Swords. Ngayon, ika-clarify natin yan. Kanina, while naka-pause yung video, shinuffle ko na rin po itong pang-clarify natin na deck na gagamitin. So, kukunin ko na lang. What's with the Ten of Swords? Gemini, Libra, Aquarius energy. By the way, kung may babanggit na ako zodiac sign, energies lang po yun natin, hindi yung pinaka zodiac sign ng person mo. Yeah, we do have here the Ace of Swords. Ayan na naman tayo, diba? Meron tayong nakikitang ending na mangyayari, may matatapos. Pero it's a beautiful ending kasi andito na yung Ace of Swords. Hindi naman lahat ng ending ay ending lang na malungkot lang, masakit lang. Yung iba sa inyo kung ano man yung kalungkutan, kahirapan, or sakit na nararamdaman mo, soon enough magsisimula na ulit. Ayan, the number one is here. The Ace is number one, Ace of Swords. Ito ay Ten of Swords and then clarified by the Ace of Swords, so a new beginning is coming. Okay, malapit na matapos kung ano man yan with regards dito sa March 2022. At by the way, ha, kanina ko pa nararamdaman, chemistry. Dito pa lang sa pinaka-card na napili mo, yung iba sa inyo meron ka nang kakonek. Okay, meron ka nang kakonek dito. And yung iba, this could be a twin flame connection. Why? Chemistry. Ayan, for me, this card is a twin flame card. Not for everyone, hindi para sa lahat. Pero this could be a twin flame or soulmate connection. Okay? So, eto nga lang, maaaring yung panimula na nakikita natin dito has something to do with your person, the Magician, bottom of the deck, at saka the Lovers. So, ito yung person, nakakonect mo. Kaya lang with the Magician, ito medyo secretive itong taong to. Masyadong maraming itinatago. So, maaaring isa iyan sa, kaya mo, ito yung nagdulot ng lungkot sa iyo eh, yung mga itinatago na ito eh. And soon enough, with the Ace of Swords, malapit na magsimula yung maaaring pag-open up sa iyo kasi with the Magician, a very secretive person, tatapusin niya na yung pagtatago na yan. Ano man yan? You know, the Ten of Swords, maaaring yun yung mag-i-end, yung pagtatago nitong person na ito. And with the Ace of Swords, possible na magsimula ulit kung ano man yun sa inyo. While yung iba, this is a new person, yung iba, this is a past person, I can see a past and new energy here. So, ka-clarify naman natin yung the Sun. What do we have here? For those who pick card number one, okay. Okay, the Sun clarified by the Queen of Wands. A lot of happiness. Sobrang saya. Alam mo, ito hindi lang ito with regards to love eh. The Queen of Wands is someone na a leader type, or kung hindi man, that could be with regards to your business, with regards to your career. This is your energy, the Queen of Wands. Yan, nakikita natin ang happiness mo dyan. A lot of blessings ang dumadating sa'yo sa usaping career, usaping trabaho, usaping pera. Nasha-shower ka ng blessings ngayon. Bottom of the deck is the Strength card. Ayan, mas pagtitibayin kung ano man yung bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon regarding sa pera. So maganda rin ang sinasabi sa iyo pagdating sa pera when this March 2022. Okay? So sumunod na card natin is the Three of Swords. Ika-clarify lang po natin ulit iyan. Wait lang, guys. The Three of Swords clarified by the Queen of Swords and the Empress. Actually, I can see three people here. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. And the Empress is here. Yeah. So, nakakakita tayo dito ng connection na. Pwedeng may ika-cut off. Or, eto ha. Hindi to para sa lahat. Hindi to para sa lahat. Yung iba sa inyo, kung ikaw ay may kakonect na,
pwedeng may dumating na isa pa sa connection mo this March 2022. Kasi with the moon, especially if this is a, yung iba, this is a twin flame or soulmate connection, this could be a soulmate na dadating dun sa connection. And this could be your soulmate. Pwedeng ikaw ay currently dealing with someone and a soulmate energy ang dumadating dito sa connection na ito. Kung wala pa, parating na, kung currently meron na, kung meron na ngayon, ha, may nangyayari na, three person ang involved sa kakonect mo, possible ang pagka-cut-off or pag-iwas or pag-ales dun sa isa. Alam mo bakit? Kasi ang dami ng sikreto. The moon is all about secrets din. Kaya lang, ito ay mas nakukuha natin as a bad secret. Sikreto siyang hindi mo gugustuhing malaman. And pwedeng yun yung mag-lead or mag-cause para magkaroon ng separation dito. Well, anyway, hindi naman para sa lahat yung separation. Kasi parang sa nakikita natin yung iba paparating pa lang eh. Paparating pa lang yung third person. And yung third person lumalabas siya as the Empress. Oh. A very beautiful card. A very beautiful woman or man. Ayan. Na pwedeng magdulot or mag-lead ng third party situation. Hindi para sa lahat yun, guys. Pero, yeah. Anyway, we do have here the Hermit, Virgo energy. Take only what resonate, guys. Pwede kang hindi makaresonate sa lahat ng ito. Kunin mo lang yung magre-resonate sa'yo, ha? Kasi marami tayong cards na pinupull dito. So, pwedeng hindi mag-resonate lahat sa'yo yan. Pinapaalala ko lang. Kunin mo lang yung magre-resonate. So, we do have here the Hermit. What's with the Hermit? Alam mo, if you're dealing with a soulmate or twin flame connection, napakaganda nitong month na ito sa'yo. The Queen of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn energy, yeah, and the Hermit, the Virgo energy. if this is a twin flame and soulmate or connection, yan, yung ganyang klaseng connection. Etong tao na nakikita natin dito nagtatago, very secretive, hindi nag-o-open ng feelings. With the Queen of Coins, I feel like this is your energy. Possible relationship with the Two of Cups. Getting together. And guess what? This is at the bottom of the deck, Two of Cups. Yung sumunod na card natin is the Hermit ulit. The Hermit ulit. Talagang babalik itong person na minsan na tumakbo. If this is a past person, pwedeng siya ay minsan na tumakbo sa'yo. Hindi mo nagpaparamdam masyado. Babalik siya. And possible na kung babalik siya, relasyon ang gusto niya. Connection ang gusto niya. Okay? Ito yung hindi nagpaparamdam. But, kasi nakita niya okay ka na eh. Yun eh. Na masaya ka na you are already stable. Maybe pagdating sa finances mo, wala ka na masyadong problema. Babalik ako kasi wala ka na problema. Okay ka na eh. That's the energy. Pero, if you're dealing with a new person, ayan na, someone is going to light. Magbubuhay ng ilaw, kumbaga dito sa connection na ito. Magkakaroon ng kaunting pagpaparamdam sa'yo. Okay? So, the Hierophant yung next card natin. Let me clarify that. Let's see the Hierophant. Let me just check the time now, okay? The Hierophant, the Ten of Cups, wow! Page of Swords, bottom of the deck. Okay. I can see a person. Nakikita natin yung full of love coming from this person. Itong person na to, very religious. Someone na very traditional. Pwedeng, regardless sa kung ano yung iyong relihiyon. Kung ikaw ay
kung ano man ang relihiyon mo, ano man ang relihiyon nitong taong to, napaka-relihiyoso niya, yun na lang. Kasi, ito example lang ha. There's a person, I can see it, pwedeng yung relihiyon niya is kunwari Catholic. Napaka-relihiyoso nitong taong to. Alam niya yung kung paano gumamit ng rosary and maybe pwedeng lagi siyang may Bible, ganong kind of energy. Siyempre, ilalagay mo yun sa kung anong relihiyon mo or relihiyon ng person na kakonect mo. And we do have here the Ten of Cups. This person really do loves you. Mahal ka nitong person ito. Andito siya para somehow gusto niya rin yung feeling ng nagmamahal eh. And maaaring yung nararamdaman niya sa'yo is mahal kita. Gusto kong ipakita or iparamdam sa'yo yon. Ganong klaseng energy. And this March 2022, I guarantee this person na possible na may pahapyaw-hapyaw na mararamdaman mo sa kanya by actions yung okay, sorry about that. I thought may kumakatok sa akin. So, anyway. Proceed na tayo. What's with the Queen of Swords? Nagle-level up yung person na ito, oh. Oh. Wow. What's with the Queen of Swords? Okay. The Queen of Swords clarified by the Sun. Ayan, dalawang beses lumabas si the Sun. Okay. Kanina nagpakita na siya dun sa isang deck na ginagamit natin, ano? The Eight of Swords, bottom of the deck. Okay. There is this something na maaaring hindi ka makawala. Okay, hindi ka makawala dito sa bagay nito. Maybe this is an advice para dun sa iba. Medyo mahirap magsalita, mahirap kumawala, mahirap gumawa ng action, kind of energy. Ganon. Yung iba sa inyo, the advice is to get out. Alisin mo ang sarili mo dyan with the Queen of Swords. Why? Kasi nagagarantihan niya na ang happiness right after mong umalis sa bagay na dapat mong alisan. Magiging masaya ka, maybe hindi lang ngayon, but for the rest of your life. Okay, hindi lang for March 2022. Yung iba sa inyo, this could be a work, career, or a relationship na especially nasa ilalim itong Queen of Swords ng Three of Swords. So possible na may relationship nga na involved na kailangan mo kumawala dyan, kailangan mo umalis dyan. Kasi kaya mo gagawin yun kasi gusto mo maging masaya. And yung happiness ay dadating na sa'yo, kaya lang kailangan maging open ka. Kind of energy. And also ganun din pagdating sa career, pagdating sa work, pagdating sa business, hindi ka na masaya dyan, eh bakit kailangan mo pa mag-stay? Nahirapan ka lang magsalita, but actually you have the rights, you have the courage, kaya mo yan. Akala mo lang hindi mo kaya, but kaya mo yan. Okay? Ikaw lang naman na naglaki ng sarili mo dyan eh, sa sitwasyon na yan. So ikaw lang rin ang makakapagpaalis sa'yo dyan. Kung ano man yan. That is an advice for you with the Queen of Swords. Okay? And the Sun. Kung gusto mo maging masaya, get out. Yun lang yun. What's with the Fool? Okay, what's with the Fool? Guys, I can see someone here na, I don't know, nakikita ko nakaka-relate ka. Pinaka-advice ko sa'yo is, bukod sa subscribe, of course. Maybe I'm your guide, no? Kung nakaka-relate ka mostly sa aking sinasabi, mas maganda kung isusubscribe mo nga ako, no? Kasi I'm a guide here in our world, no. Bukod doon, may isa pa akong advice sa iyo. Kailangan mo ibalik yung sarili mo sa nature.
masyadong napapagod, masyado ko na i-stress with the Ten of Wands for some of you. Huwag mo nang isipin yung responsibilidad for once, no? So, pwede ka magbakasyon or give yourself time na magpahinga, na ma-appreciate yung nature kahit simpleng pagpunta lang sa nature ng ikaw lang mag-isa or with a friend, tapos makahinga ka lang ng mga ilang sandali, you know, because I can feel na medyo nalalayo ka na dun eh. Nalalayo ka na sa nature. But I feel like you're a nature person. No, pwedeng nung kabataan mo, ikaw ay laging nasa place kung saan malapit yung marami mga puno or pwede may mga dagat, ganyan yung kind of energy. So, we do have here the Fool and the Ace of Wands, yan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, Major Arcana, the Fool. Ayan, na nakikita natin dito, someone is going to take a risk. Your person. Magte-take ng risk. This person, whether new or past person, magte-take siya ng risk sa'yo. Magte-take siya ng risk sa'yo. March 2022. Because dito sa pagte-take ng risk nitong person na ito, ito, konektado ito doon sa sa third person, third party involved dito sa connection, magkakaroon ng problema dyan. Kasi willing to fight yung person mo. Yung person na ito. I feel like this is your person. Willing to fight ako sa'yo. Well, kailangan mong, dahil willing to fight siya, oh, this is your person, also with the Five of Wands, I'm going to fight for you. Ito yung mga challenges. Ipaglalaban ko itong challenges na ito. Problema lang is money. Pwedeng financially hindi stable yung person mo or natatakot siya with regards to money. Baka hindi ka, baka nakakahiya na ipaglalaban kita pero ito lang ang meron ako. That kind of energy. May ganong energy lang naman. So, what's with the Star? Ano mo, this is for March 2022 pero this doesn't apply yung iba sa inyo. Hindi lang for March 2022 ito. Kasi masyadong broad yung ano eh, binibigay sa atin. Masyadong malawak yung ibinibigay na messages sa'yo. So, yung iba sa inyo, maybe kabuuan siya ng 2022 mo. Well, eto siya. What's with the Star? Okay, with the Star, we do have here the Queen of Cups. Okay. So, I feel like this is the one that you really do love. Follow what you really do love. Kahit sa career, kahit sa business, ang advice sa'yo is i-follow mo lang kung ano talagang gusto mo, kung ano talagang mahal mo, ano talagang nasa puso mo. Kasi this could be new for you with the Ace of Coins, bago man ito, career, business, or a person, bago man ito. But this is what you really want. Ito yung magbibigay sa'yo ng stability with the Four of Wands. This is like a forever kind of energy. Kumbaga kung ito ay person, eto na yung forever mo, just follow that person. Kung siya yung gusto mo, eto, this is an advice for you for March 2022. Sino ba talagang gusto mo? Ano ba talagang gusto mo? Ituloy mo. Ibigay mo. Sabihin mo. Or, sabi nga natin, kanina pa natin sinasabi yan, kailangan mo umalis sa sitwasyon, sa career or sa love, para makapunta ka, magkaroon ng new beginning sa'yo, at yun naman talaga yung gusto mo. Ilalagay mo lang naman yung sarili mo sa sitwasyon na talagang gusto mo, na dapat para sa'yo. Okay? So, there's this last card, the Two of Pentacles. What do we have here for our card number one, chemistry? Two of Pentacles. Okay. Okay. So, we do have here the Eight of Cups. Wow! Wow! Okay, why did I say wow dito sa Eight of Cups? Ano bang kawawaw dito, no? Guys, this is the future, actually. This is the future. As what I can see here, nababago yung flow ng future mo. Maybe ngayon, you're not happy, namomoblema ka, sobrang bigat ng pakiramdam mo, and pakiramdam mo, daladala mo lahat, responsibilidad, but in the near future,
We do have here the 8 of cups, bagong future. Ibig sabihin, parang nag-shift, no? Hindi ka masaya ngayon, in the future, in the near future, magiging masaya ka. Especially this March 2022, ayan ay simula ng near future para sa'yo, yung magiging masaya ka. The 2 of pentacles is someone na tinatahak yung future niya na parang wala nang pakialam. I'm just enjoying myself. As you can see, yung person dito sa picture, I don't know kung clear sa video, ano? But you can see a clown. Ayan, or a joker na nakasakay siya sa unicycle and may hawak-hawak siyang 2 coins, right? So, makikita mo, 2 coins or, yeah, pentacles. We call this pentacles. Ayan, makikita mo talaga na nag-enjoy lang siya eh. He or she is enjoying the view and that is you. And yung future mo, you would just enjoy it. Okay? Mai-enjoy mo yung future mo at i-enjoy mo lang talaga ang future mo. Kasi why? We do have here the death card, bottom of the deck, Scorpio energy. I-end mo na kung ano man yung mga karanasan, kung ano man yung hindi magaganda, kung ano man yung mga bagay na ayaw mo na, you would soon end it. Okay? Relationship, situation, business, career. I-end mo, hindi ka masaya dyan eh. Problema lang binibigay sa'yo yan eh. That is the energy. And then, nakikita natin ang ending dyan. So, soon enough, yung future mo magiging smooth flow na lang. Masaya ka na lang. Diba? And, ayun naman talaga kung bakit ka nabuhay, diba? Hindi yung parang mag-settle ka sa isang ikalulungkot mo lang and parang aksayin mo lang yung oras mo sa bagay na hindi ka naman talaga masaya. Nasasayang ang oras mo. Saglit lang ang buhay. Baka mamaya, makuha ka na ni Lord. Wala ka nang, hindi mo malang na-enjoy masyado, diba? This is you enjoying yourself in the near future. So, I'm very happy for you. And I hope guys, no, please do subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko yung subscription ninyo, comments ninyo. I really do love reading your comments. Para doon sa mga dati na nagko-comment, I love you all. Thank you, thank you, thank you, thank you for your comments, your likes, ganyan, sa pag-support ninyo sa akin. Hindi lang po ako pala reply sa comments, ano, kasi medyo I have a problem with my fingers, yan. Yan, masakit yung aking daliring magpipipindot. So, hopefully naiintindihan po ninyo. Pero nare-read ko po yung comments nyo. I really, really do like or love reading your comments. Thank you again. And, bye-bye. Hello. So, ito naman po yung nag-pick ng card number 2. Okay? So, yung napili mong card is flirt. Yan. Flirt yung napili mong card. And, extend your lighthearted energy to others. Yun yung pinaka nakuha mong card. Ngayon, pinick ko na yung pinaka main cards na gagamitin natin for your reading. By the way, take only what resonates, ha? And of course, general love reading pa rin naman po ito. So, pwede ka pa rin hindi makarelate dito sa mga sasabihin ko. So, paalala lang yun, ano? And, ngayon, ito yung gagamitin natin to clarify itong mga cards na nandito na sa table ko ngayon. So, the first card na lumabas sa'yo is the Hermit. Ay, okay. Kalimutan ko, ano. Before tayo mag-proceed with that, simula natin dito sa bottom of the deck. This is your main energy, no? For some of you, we do have your flirt. Okay? So, pwedeng yung energy mo this March 2022. Sabihin na natin, pwedeng open ka sa lahat, pwedeng ikaw ay currently may mga options or may mga new person na dumadating sa buhay mo. I don't know. Malalaman natin mamaya. But, pinaka-energy mo with the 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, you're very artistic. Pagdating sa pera, ang galing gumawa ng pera, ano? Parang basta ginagawa mo lang yung best mo, yung mga kaya mong gawin, kung saan ka magaling. And tuloy-tuloy na lang yan. Yung iba hindi mo pa alam. Or basta nag-i-start ka lang. And then sumusunod-sunod na lang rin yan eh. Maybe when it comes to money, when it comes to career, yung iba sa inyo, andali mo matuto or nasa nature mo na talaga na once na may ginawa ka, alam mo, itutuloy-tuloy mo na lang yan. And you're looking forward na matapos yon. Pero at the same time, nag-i-enjoy ka sa kung ano yung ginagawa mo. So yun nga, no, yung ating first card na lumabas, we do have your Hermit, a major arcana, Virgo energy. Ngayon, ka-clarify natin yan. What's with the Hermit?
We do have here the Two of Cups. By the way, kung may babanggitin ako zodiac sign, hindi yun zodiac sign mo, hindi mo yun zodiac sign, at hindi yun zodiac sign ng person na possible na dumating sa'yo or kakonek mo. Okay? That is actually just an energy. We do have here Two of Coins and the Wheel of Fortune. Yun yung na-clarify. Okay. I can see actually a new person here with the Hermit. Kailang itong person na ito with the Two of Coins. Medyo mataas ang tingin sa inyo ito eh. Parang feeling niya, hindi yata tayo tugma. Parang ganun. Parang ang tingin niya sa'yo, actually gusto niya mabago yon, yung way of thinking na yon. Kaya lang, parang ang hirap para sa kanya. For now, nakikita natin itong person na ito, hindi masyadong open. Okay? Pero parang nandun yung parang gusto niyang i-open ang sarili niya sa'yo. The problem is with the Wheel of Fortune, kailangan niya muna ng pagbabago or looking forward siya sa pagbabago. This person, yung iba pwedeng may connections na kayo. Okay? Yung iba, hindi naman masyadong malaki yung connection. But, you know, gusto ng person mo na, I don't know, gusto kong bago ito. Ayoko ng ganito. And, especially kasi medyo mababa nga tingin niya sa sarili niya. With the Page of, and actually, yung bottom of the deck natin is the Knight of Swords. Medyo ilag yung person na ito. But, yung sumunod na card natin is the Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Na-clarify natin yan, no? What's with the Page of Wands? Yung iba sa inyo may age differences kay nitong person na ito. Pwedeng mas matanda ka sa kanya. Kaya medyo mas mataas ang tingin niya sa'yo. But anyway, pwede rin namang mas matanda siya sa'yo. Pero yung difference ng age niyo is pwedeng iba yung agwat, malaki. Pwedeng ganun. The Page of Wands. Yeah, this is a new person. Someone na... Actually, marami siyang problema eh. Yun lang. And pwedeng itong person na ito, a very young energy. Okay? Sabihin na natin, pwedeng nagkakaroon na ng connection sa inyo. Kung wala pa, papunta na sa magkakaroon ng connection sa inyo na itong person na ito. With the Eight of Coins, ayan, ito yung nag-clarify dyan. Yung person, magagawa siya ng some kind of connection sa inyong dalawa. So yeah, possible na mag-message siya sa'yo. And with the Eight of Wands, alam niya marami siyang dapat, marami siyang kalaban. Yun yung tingin niya dito sa connection na ito. So possible na kaya hindi rin siya masyadong open kasi marami pang iba dyan sa'yo eh. Or maraming nakapaligid sa'yo na parang tingin niya, teka lang, parang nakakahiya yata lumapit or nakakahiya magbigay ng something sa'yo kasi parang hindi mo ko papansin. And ganun. But I feel like gagawa ng connection itong person na ito sa'yo, magpapansin some kind of connection ang possible mangyari sa inyong dalawa kasi gagawa siya ng connection sa inyong dalawa. So, sumunod na card sa'yo is the Page of Cups. What's with the Page of Cups? Take only what resonates, guys. What's with the Page of Cups? I can see someone here na magaling or mahilig sa I don't know kung motor or kabayo. That could be your person or you. Maalin man doon eh. Basta something to do with either motor or kabayo. I can feel like this person. Yeah. The Five of Swords is here. So, nakikita natin dito sa person mo. Gusto niyang gumawa ng movement sa'yo ngayon pero ayaw niya na masyadong papansin. That kind of energy. So, pwedeng itong person na dadating sa buhay mo, dumating siya pero hindi siya masyadong gagawa ng malaking movement. Ang pinaka-movement niya is like, mag-message, ganun, maggawa ng connection. Pero pagdating sa pagpapakita ng buong, like, tatawag na, kumbaga, kukunin na lahat ng oras mo, hindi ganun eh. Kasi yung person mo, although nakikita nating immature, may immaturity sa ugali niya, with the Ace of Cups, gusto niya mag-risk, especially with the Seven of Wands, gusto ko magmahal.
And maaaring nakikita kanya na, teka lang, parang prospect kita. I don't know, the way I see this is that ang tingin niya sa'yo, oy, prospect ko yan. Parang gusto ko siyang mahalin, pwede siyang mahalin. Parang pwede rin siya magmahal sa akin. Ilang problema, parang medyo mababa pa nga yung tingin niya sa sarili niya. Medyo either nahihiya pa siya, natotorpe, that kind of energy. Pero kung may connection na sa inyo, pwedeng ganun. Maybe yung iba may connections na ha, guys. Nakikita natin na parang, sige, tutuloy-tuloy ko lang na parang maging masaya ka. Kasi I know time will come, mafo-fall ka rin sa akin. That kind of energy. Okay? So, what's the Three of Swords? Yung next card natin is Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Hindi ko ito kukunin. Masyadong maraming cards yung lumabas. But, yeah. Okay. The Three of Swords clarified by the Temperance. Ayon. Yung iba sa inyo, this person is actually waiting. Naghihintay. May taong naghihintay sa'yo pala. I don't feel like ito yung person na ito eh. This person, possible yung iba sa inyo na may kakonect na, no? Yung iba kasi may kakonect na. Yung person na ito, naghihintay siya at nasasaktan siya at the same time kasi possible na still meron ka rin kakonect na iba or may another person na involved sa connection ninyo. So, naghihintay lang siya, nasasaktan siya habang naghihintay siya. Yung iba naman sa inyo, kung wala bang person na dumadating, possible na kaya hindi pa dumadating because there's another relationship na involved sa connection. Pwedeng siya ay currently in a relationship or pwedeng... pwedeng nagtatry pa lang ang isa sa inyo mag-move on. That kind of energy. So, yeah. Siyempre, ayoko naman sumugal. This is the energy of your person. Ayoko naman sumugal or gumawa ng movement agad kung hindi pa ako totally okay. So, yung person mo, yung nakukuha natin ng ganun. Like, gusto niya ng relationship, another love. Pero wait lang, parang hindi pa ako masyadong okay ngayon. Parang kakatapos ko lang na isang relasyon. Or, pwedeng hindi pa tapos yung relationship. But, andito yung, nandun siya sa waiting stage eh. So, the Eight of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. What do we have here for March 2022 for card number 2? For those who pick card number 2, please clarify the Eight of Swords. Okay. Eight of Swords clarified by the... Oh my gosh, this is another Eight of Swords. The Eight of Swords and the Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Energy. May bagay na hindi ka maalisan. That's the energy. This March 2022, so kung may iniisip ka ngayon, aalisan mo, job, business, work, and might be another relationship, parang hindi pa maalisan sa ngayon. Why? The... King of Coins is here, so may kinalaman sa money issues, may kinalaman sa the Four of Wands, so stability or even marriage para dun sa iba. But anyway, open to sa LGBTQIA+, kunin mo lang yung magre-resonates. The problem is this. Okay? Ito yung nakikita natin problema at the bottom of the deck. So kaya hindi mo maalisan yung bagay na yun. Kung ito ay job or career, hindi ko maalisan kasi parang nasanay na ako dito. Or ito na kasi ako, komportable na ako dito eh. Okay, if this is a person, if you're in a relationship, pwedeng may new person na gustong pumasok sa buhay mo, makipag-relasyon, makipag-connect sa'yo, but the problem is, pwedeng ikaw ay still staying sa isang relationship. That kind of energy. But, you know, the Ten of Swords is the next card. What's with the next? What's with the Ten of Swords? What's with the Ten of Swords? Alam mo, napaka-fresh ng energy dito, ha? Sa pinaka-reading mo na ito. Why? Kasi this is a new connection na nakukuha natin. A new connection. What's with the Ten of Swords? And the Ten of Swords clarified by the Devil. Yung iba sa inyo, this is an advice. This is an advice. There's this something na kailangan mong i-end, tapusin, tibagin or alisan, that kind of energy with the Ten of Swords.
ang advice sa'yo, tapusin mo na kung anong dapat mo tapusin. Why? Kasi the devil is here, punong-puno ng toxicity, punong-puno ng hindi ka na masaya, hindi na okay, hindi na nag-work out, could be a relationship or a connection. Teka lang, kailangan mo nang i-end ito eh. You're no longer happy. You feel like kaya ka lang nag-i-stay dyan because of maybe money or maybe other issues. Pero hindi na iyon nagiging masaya para sa'yo. So may bagay kang kailangan ni Andy to. That is the advice for you. And with the devil, nakikita natin na a narcissist energy, wala kang patutunguhan dyan. Hanggang dyan na lang yan. So you have to leave para mag-grow ka as a person. So alam mo yun kung anong dapat mong alisan. You have to leave. Alam mo yung hindi na nagpapasaya sa'yo. Alam mo yung hindi na okay sa'yo. Alisan mo yan. Yun yung pinaka-advice na nakikita natin. Especially, ang sumunod na card natin is the Tower. And by the way, kadugsong nitong the Devil and the Ten of Swords is the bottom of the deck, Six of Coins. Huwag kang mag-alala, someone is going to help you. May dadating para tulungan ka. So what's with the Tower? What's with the Tower? Okay, the Tower clarified by the Sun. By the Sun, ha? The Sun is a very positive and happy energy. It is full of blessings. So, ayun na nga, kadugsong ito ng advice sa'yo kanina. If you will leave or tatapusin ang situation na ito, yung iba matatapos na eh. You just need a go, a push. Okay? Kasi nga, you will be happy after that. The Sun is here. The Sun is coming. Pagkatapos ng ending na hindi masaya, the Sun will shine. Kumbaga, pagkatapos ng ulan, after the rain, after the storm, here goes the Sun. Nandyan yung bagong pag-asa. That is new life, new blessings na dadating sa'yo. And could be a new person na dadating sa'yo na magbibigay ng kasayahan sa'yo. So what are you waiting for? End it. Yun lang yun. At alam mo, nakakatuwa pa dito. Ang ating bottom of the deck is Death card, is Scorpio energy. Death, so that is another ending card. An ending sign. Okay. May nagpakita lang sa akin, ha? I don't feel good dyan sa energy sa area mo. Kailangan mo mag-cleansing, a lot of negativity. Kung may mga nagiging problema ka, kaya ka nagkakaproblema kasi kailangan mo linisin yung bahay or yung area kung nasaan ka. Yeah, a lot of energy. Maybe mag-insenso ka or what. Parang may mga bad spirit ako nararamdaman. It's really sad. It's like a sad spirit na nakikita natin. Nakamessage siya sa'yo. I can see anger. May galit din. And also at the same time, a lot of sadness dito sa spirit na to. Particular spirit. It's a woman, babae. And parang lagi siya nakatingin sa'yo. And you have to clean your home, your area, your space, bedroom, kung saan ka lagi nandun. Lalo na kung laging mabigat yung pakiramdam mo. And parang may mga times parang nakakaiyak yung energy because nakukuha mo yung energy niya malungkot. Okay. Ayan. Sorry about that. Hindi kita tinatakot. I'm just giving you advice. I-clear mo yung space mo. Maglinis ka. Tanggalin mo yung mga dapat itapon mo. And also clean, mag-insenso ka, that kind of energy. Hindi ko nagustuhan yung energy na yun. Anyway, the Death card is here. Yeah, another Death card. Alam mo, punong-puno ng ending yung March 2022 mo. So kung ito possible mag-end, pero yung iba kasi, they are still holding on. Parang hindi nila kaya. Hindi ko kaya. That kind of energy na nakukuha ko sa'yo. So, although may ending tayo nakikita,
kailangan gawin mo yung advice. Kasi not unless gagawin mo yung advice, hindi mangyayari yung ending na yun. Nasa sayo pa rin yan. Kumbaga, nandito kami as a guide. Hindi kita sasabihin na ito mangyayari sa'yo, ito mangyayari sa'yo. Kailangan mo rin i-push or gawin yung part mo. Okay? Although sinasabi ko sa ito, binibigyan na kita ng idea na oo, magiging masaya ka. Pero paano ka magiging masaya kung hindi mo natapusin yung dapat mong tapusin? It's up to you. Nandito lang kami sa mundo as a guide. Kami as a tarot reader, we are here as a guide. Para bigyan ka ng advice. Although nakikita namin dito yung future ang problema, you have to do your part. Gawin mo yung dapat mong gawin. And there's an ending card ulit dito na sinasampal ka na, sinasabi sa'yo, tapusin mo na. Ika-clarify natin yan. Nakakailang ending card na tayo, guys. Ha? The Ten of Swords is an ending card. Okay? Tapos the Tower is here, another ending card. And then the Death card is also here. Okay? So another ending card. What's with the Death card? Pa-clarify pa rin po natin. What's with the Death card? The Death card, we do have here the Eight of Wands and the Judgment. Okay. This March 2022, possible talaga ang ending. Possible talaga ang ending. Kasi paulit-ulit na sinasabi sa yan. We do have here the Judgment. Alam, you know, maaring alam mo na yung mga dahilan kung bakit kailangan mong i-end. The Judgment is someone having an awakening. And ito yung energy mo. Nagkakaroon ka ng pag-open. Or kung hindi pa, magkakaroon ka ng rason kung bakit kailangan mong i-end yan. May mga makikita kang bagay na makakapagpa-off sa'yo or makikita mo na parang, teka lang, parang kailangan ko talagang i-end ito. Ito na yung pagpapagising sa'yo eh. We do have here the Eight of Wands. This is a positive card again. So after mong magkaroon ng some kind of awakening, pagkagising sa bakit ko kailangan i-end ito, here comes the positive card again. And once na magawa mo yon yung some kind of ending na kailangan mong gawin, yung iba guys, wala yung kinalaman sa love. Although this is a love reading, pwede may kinalaman yun sa business, sa work, sa career. Okay, or family related matter. Ito bago lang nagpakita sa atin, family related matter. With the Eight of Wands, this also, for me, this is a card of a family card. Yung iba sa inyo may kinalaman sa usaping pamilya na kailangan mo din namang i-end. So, gawin mo yon. We do have here the Six of Swords. This is actually someone or something na nag-move on from this ending. So, possible talaga ang ending. So, March 2022 to April 2022, I can see you moving on sa something na mag-e-end sa'yo. Na yung iba sa inyo, kailangan mo talagang i-end to. Sinasampal-sampal ka na ng ending eh. Back-to-back na be-ending na ito eh. So we do have here the Queen of Pentacles. What's with the Queen of Pentacles? Okay. What's with the Queen of Pentacles? Okay. Hindi ko ito kukunan masyadong maraming cards yung lumabas. So, ibabalik ko siya. So, ito na yung last card na ika-clarify natin. The Two of Wands is here. The Seven of Coins is here. Clarify. To clarify the Queen of Pentacles. Tapos yung bottom of the deck natin is Four of Coins. Ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Wait lang guys. Okay. Ito wala din tong kinalaman sa love, no? For what I can see here, may bagay, may tao. Tama ba? Tama, tao. May nakikita tayong tao dito.
na possible na magbigay ng tulong sa iyo with the Seven of Coins, I can see many problems na dumating or dumadating sa iyo this March 2022. May mga dumadating sa iyong problema. Pero this person is going to help you. So may tutulong sa iyo regarding sa problema mo, regarding sa pera. And with the Two of Wands. Ayan na. There's the Two of Wands. There's the Two of Wands. So nakukuha natin dito, this is all about plans. May mga plano na possible na mabuo ka this March 2022. Regarding your money, regarding your finances, kung paano palalaguin, kung paano palalakihin. I can see a stable person. So possible business na pag-iinvestan mo, pwedeng kailangan mo maglabas ng pera dyan. And actually, if this is an investment, nakakita rin ako ng mga tutulong sa'yo or pagkukuhanan mo. So, wala tayong nagiging problema regarding doon. And with the Two of Wands, nakakita tayo dyan ng plano nga para i-improve yung iyong finances. Actually, hindi pa clear masyado sa'yo lahat. Kasi hindi ka pa talaga, yung iba sa inyo, medyo bago ka pa lang dito sa lugar na ito. And yung iba sa inyo may kinalaman sa career yon. Pwedeng ikaw ay mag-shift sa another career. Pero ito yung magbibigay sa'yo ng stability. Hindi mo man ito makuha sa ngayon, pero ito na yung simula. Andito na yung pagpaplano. And hindi pa mamalinaw this March 2022 kung ano mapapala mo dyan sa nalipatan mo, sa bagong pag-asa sa buhay mo. Hindi pa masyadong clear dyan. But actually, time will come, makikita mo rin yon. Kasi hindi ka pa sanay, hindi ka pa marunong eh. Pero alam mo, napakadali lang naman ito. Nakukuha natin na makakaya mo, time will come, mas magaling ka pa dun sa mga tao na nakapaligid sa'yo dito. So, napakadaming blessings yan for you. Sa una lang, ano. And thank you for watching. Hopefully, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madampi TV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, and Water Sign Philippines. Para dun sa personal reading, guys, ha? Meron po tayo niyan. May friend, Jean Clemente Palmes. Napakagaling po nun na reader. Oo, nagkaroon din po siya ng palm reading. Meron din po siya niyan. Check niyo lang po siya sa social media, the Facebook, sa Messenger. High chance na sa'yo to kung nag-lotion ka or nagpabango ka, naamoy kita. And anyway, yun nga. For personal reading, yung aking friend, i-check nyo, tumatanggap na po siya ng personal reading, yung pupuntahan nyo siya sa bahay niya. Pwede po yan. Na located siya Calamba, Laguna. So, pwede nyo siyang puntahan kung malapit kayo sa place na yan. That's it for now. Thank you all. I love you and bye-bye. Hello. So, ayan. So, sa mga nagtataka, bakit nag-iba na yung suot ko and maybe my looks. Medyo kinabukasan ko na po kasi nagawa itong sumunod na video. And this is for the people na nakapili ng card number 3. This is the card na napili mo and ito yung lumabas sa'yo. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So again, this is for March 2022. Ano naghihintay sa'yo sa March 2022 when it comes to love? I-read na natin. So, nakakuha na ako ng mga cards dito na kakailanganin natin, main cards na kakailanganin natin. I-clarify ko na lang siya, guys. Since this is general reading pa rin naman, take only what resonates, okay? Take only what resonates. Okay? So, start na natin ang reading. Yung main energy mo is the Two of Swords and the Nine of Cups. So, nakakita tayo, you have choices. Meron kang pinagpipilian and maybe decision na ginagawa sa buhay mo ngayon. And with the Nine of Cups, I can feel like you're really not sure. Kasi maaaring sa choices mo, meron kang mga sinasaalang-alang. Could be people or yun nga, when it comes to love, pwede may mga nakapaligid na sa'yo. Na pwedeng nagdadalawang isip ka, ito ba ay sure na para sa akin or mag-work out ba yung connection ko with this person. So, pwede nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip. So, I feel like there's a new person or there's a person na nasa buhay mo ngayon. High chance na para sa iba, this is a new person. Especially with the Six of Cups, this is at the bottom of the deck. Gusto ng person nito ng relationship. With the Justice card, Libra energy, ng commitment, ganyan.
And high hopes ang person mo na ito with the Six of Cups. Nakikita natin na pwedeng malaki yung chance niya and naiisip niya na, hindi, malaki yung chance ko kasi una sa lahat, ang dami naming pagkakapareho. So marami siyang nakikita sa'yo na parang pagkakapareho nyo. Yung iba pwedeng pagkakahawig kasi pwedeng may mga looks din kayo pareho nitong person na ito. And pwedeng may pagkakapareho talaga kayo nitong person na ito, no? Although there's these choices na nandyan sa buhay mo, or pagdadalawang isip, yung iba sa inyo, pwedeng maraming kumoconnect sa'yo. But nakikita natin na minamata mo na itong person na ito. And I feel like nakukuha mo na parang siya na nga. Parang may energy sa'yo na, na parang nafe-feel mo na parang siya na nga yung person para sa'yo. Or medyo parang na sabihin na natin na fo-fall, or nakikita mo na rin na nagugustuhan mo itong person na ito. Yung iba sa inyo, talagang pati yung differences or yung similarities rather sa inyong dalawa ay nakikita mo na. So yung unang card natin is a major arcana, the Fool. Ika-clarify lang natin yan. Kanina shinuffle ko na yung cards, no? Shinuffle ko na yung cards na magka-clarify. So ika-clarify lang natin yung the Fool. What's with the Fool? For the person na nag-pick ng card number 3. So tatlong cards yung lumabas dito. Yeah, this person is actually willing mag-take ng risk. This is a new person or a person na gusto niya ng mahabang journey with you. Kumbaga hindi ito yung parang hindi ko pakay na dumating lang sa buhay mo and then aalis ako agad-agad. This person wants something na talagang mag-grow. Okay? Na dumadating sa buhay mo. This March 2022, yung iba dumating na, no? Yung iba, paparating na itong person na ito and possible na ito na nga. With the Page of Cups, this is a very young energy. With the Chariot, maaaring marami siyang maagad-agad na madali ang mga movements or mga sinasabi sa'yo or mga sasabihin sa'yo this March 2022 kind of offer with the Knight of Coins. Yan. Kasi gusto ka talaga nitong person na ito eh. And gusto niyo ang maaaring iba sa inyo, magugulat ka na lang bakit siya biglang nagsishare ng mga ganitong klaseng bagay. So I can see a communication sa inyong dalawa ng person na ito. At saka ando na yung pagsishare niya, pagsasabi niya ng mga ganitong klaseng bagay. And for you, I don't feel like parang ilang ka doon sa mga bagay na yun. May question sa'yo kung bakit niya sinasabi niya, ba't niya ginagawa yun. So, kumbaga parang nagugulat ka na lang din. But ang nakukuha natin is, nakukuha mo yung energy ng person mo na, okay, mas maganda yung ino-open niya rin yung sarili niya. That kind of energy. So, yung person mo is like, wala siyang pakialam kung anong iisipin mo with regards dun sa mga sinasabi niya, sa mga sinishare niya. Kasi itong person na ito, nagiging totoo siya sa'yo. Yun na, kasi alam mo yung person na nakukuha natin, na kumukonnect sa'yo is like, gusto nga niya ng mahabang relasyon, ng connection. Hindi siya para mag-share or magsabi ng isang bagay sa kanya na very special or something na hindi niya basta-basta sasabihin sa ibang tao. Kasi sa'yo niya nakikita yung commitment na pwedeng ialay or ibigay mo sa kanya, na parang nakikita niya, teka lang, parang siya na yung not only a friend but also possible na maging karelasyon ko habang buhay. So yung person mo is like more on past, more on future ang iniisip niya regarding sa connection ninyo. So, ang sumunod na card sa'yo is the Queen of Cups. Now, ika-clarify natin ang Queen of Cups. By the way, kung may maririnig ka mga sounds sa aking background na maingay, I'm really, really sorry about that. Wala akong magagawa doon. Medyo maingay po talaga sa aking background, ano? Hopefully, maintindihan na lang po ninyo yung message, yung reading. Okay? So, the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. By the way, yung binabanggit ko is not the mismong zodiac sign ng person mo or ikaw, ha? More like energy lang yon na nakukuha natin. The Queen of Cups and the Knight of Wands. Yeah, sabi na natin, ito yung person mo na pumupunta yung iba sa inyo. The energy is like full of happiness, full of hope. And nakakakita tayo ng magandang communication dito. Nanggagaling dito sa person na ito, a lot of movement. I can see offering of love coming from your person. Nag-offer siya ng love. Yung love, hindi mo siya masasabi by words na dahil sinabi niya sa'yong I love you. Walang ganun.
by actions, lalo na sa tao na to. Kasi gusto ka netong person na ito, and makikita mo yung pagkagusto, yung pagkagusto, at makikita mo na gusto niya magkaroon ng deeper level of commitment sa inyo by actions. Doon mo yun makikita. So, puntahan natin itong sumunod na card, which is the Three of Swords. This is for your March 2022. What's with the Three of Swords? Okay. Alam mo itong person, I can see the word value. Pagpapahalaga. Kumbaga, ikaw yung connection na hindi ko alisan kasi mahalaga ka sa akin. Iba sa inyo, bagong person pa lang to, but bago man or luma. Okay? I'm willing to parang mag-compromise kasi mahalaga ka sa akin. Maybe this is you na hindi ka masyado nagbibigay ng time. May mga times na naboboard yung person mo kasi bakit? Kasi nga gusto niya mabilisan eh. This could be a person na mabilisan talaga sa actions. And then, naghihintay rin naman siya ng pabalik galing sa'yo. But yung iba sa inyo, there are times talaga, maybe you're busy or may mga pinagkakaabalan ka. And the sun is here. Kung ano man yung mga pain nung nakaraan with the Three of Swords, yung mga masasakit na karanasan na naranasan mo or end ng person mo, pareho kayo nakakaranas dito ng pain, we do have here the Ace of Coins. This is a new beginning na dumadating sa iyo. Lahat ng sakit, lahat ng mga naging problema mo sa mga past mo and also your person or sa personal na buhay ninyo, maybe problems regarding money, regarding family matter, ganyan, or even love, nakikita natin na natatapos yan kasi a new beginning, a brighter new beginning, lalo na with the sun, bottom of the deck, ang naghihintay sa'yo. So, napakaganda ng March na ito, no? Kasi dito mo marirealize, ay, kaya ako siguro na-experience yon para makarating ako dito sa mas better na place. Yung iba sa inyo, may kinalaman yun sa career. So, kung hindi naging maganda yung mga career mo noong mga nakaraan, papunta na siya sa paganda na siya. Okay, magsisimula siya sa simulang-simula, pero papunta siya sa maganda, lalo na with the sun right here. Ituloy-tuloy mo lang, no? Be a hardworking kind of person with the Eight of Cups. I'm sorry, this is the Eight of Coins. Ayan, ituloy-tuloy mo lang kung ano yung maganda ginagawa mo kasi meron kang sinimula na maganda. Pag tinuloy-tuloy mo yan, may makakabuo ka ng something big or maybe kung nasa work ka, nakikita natin ang improvement dyan. I can see possible promotion. Ayan, hindi ko sinabing agad-agad na this time magkakaroon ka ng promotion, no? But what I can see here is that ituloy-tuloy mo yung ginagawa mo and sure enough, may patutunguhan niya na possible mag-lead into promotion. Kung ikaw naman ay hindi nagtatrabaho, kung ikaw ay may negosyo, iyon din. Ituloy-tuloy mo lang kasi nagkakreate ka ng something na makakapagbigay sa'yo ng growth as a person and also dyan sa career kung ano napili mo na yan. Okay, yung mga problema no nakaraan, patapos na siya. And I'm very happy sa iba sa inyo, nararanasan mo na yung pagtatapos ng mga nakaraan na hindi naging maganda para sa'yo. So, ang sumunod natin na cards is the Queen of Pentacles. So, ika-clarify ko lang po ito. With the Queen of Pentacles. Okay, the Queen of Pentacles clarified by the Ace of Swords. Okay, so nakakita tayo. Ito, wala na itong kinalaman sa love. There's an offer. There's an offer coming from a person. Mapera, someone na magaling kumbaga someone who is very hardworking, sabihin na natin, stable kind of person. Magaling siya pagdating sa pera. May mga naiisip siyang i-offer sa'yo, but I don't feel like maybe with the Eight of Swords, this is you na parang either hindi ka interesado doon sa mga offers na yon. Maybe kasi hindi naman talaga yun yung gusto mo eh. Makikinig ka lang because you see this person as katiwa-tiwala and kita naman sa pamumuhay niya na magaling talaga siya, may pinatutunguhan siya. But this is not what you want. This is not what you want. Marunong kang gumawa ng sarili mong pera with the King of Coins. Maaaring hindi mo yung nakikita for now kasi
you're okay. Okay? Kumbaga, sabi nga natin yung iba sa inyo pwedeng nagsisimula ka doon sa simula. Simulang simula. And maybe hindi, wala ka rin kakayahan para gawain yung mga offer na naiisip nitong person na ito na possible na sabihin niya sa'yo this March 2022. May kinalaman yun sa career, ano? And I do feel like na wala ka magagawa dito or gusto yung iba sa inyo, pwedeng gustuhin mo man yung mga offer na yan, yung mga sinasabi niya na yan, pero wala kang kapasidad na gawin ito. But it's okay. It's okay. Kung ano, sabi ko nga kanina, kung ano yung sinisimulan mo, ituloy-tuloy mo lang yan. Hindi mo kailangan magdagdag pa for now kung galing ka sa, nasa simula ka pa. So, nandito ka pa nga sa stage na simula, eh, kukuha ka na naman ng another pa simula. Hintayin mo muna na mag-improve itong kung ano man ang sinimulan mo, na mag-okay ka dyan, na makampante ka dyan, matansya mo na lahat ng oras, makita ng, yung oras mo, makita mo na kung ano yung... Kumbaga magkaroon ka na ng space para sa iba naman. And pag nangyari yon, pag okay ka na, then there's this entrada or entrance na inopen mo para sa ibang opportunity para sa'yo. Sa ngayon nakikita natin, occupied ka pa. Hindi ka pa open para mag-accept ng ibang opportunities na dadating sa buhay mo. Hindi man actually opportunities, but rather ano, suggestions na dadating sa buhay mo. Parang nakikita natin, nasa sa'yo pa rin yung choice kung tatanggapin mo or hindi. So, yung March mo, possible na mapuno siya ng mga pagdadalawang isip, ganun, pagdedesisyon. Okay, so i-clarify naman natin yung next card, which is the Devil, Capricorn Energy. What's with the Devil? What do we have here with the Devil? Tell me more about the Devil, please. Tell me more about the Devil. Spirit guides, angel guides, thank you. Okay, the Devil clarified by the Knight of Swords. The Eight of Coins is here. I feel like may person dito na nag-iisip sa'yo. This is a person na nag-iisip sa'yo. Some kind of negative energy ang nakukuha natin dyan. And with the Knight of Swords, this is a person na parang dadating siya sa buhay mo para bigyan ka lang ng problema. This could be someone from the past. Alam mo, hindi nakakatulong sa'yo itong person na ito. This could be someone from the past. Nagbigay sa'yo ng heartache, nagbigay sa'yo ng pain, nagbigay sa'yo ng problema, na-stress ka lang sa person na ito. With the Eight of Coins, nakikita natin na parang naging ipabigat lang yung person kasi sa halip na tulungan ka niya, this person is just looking at you, tinitignan ka lang. Hinihintay niya na may mali kang gawin, tapos pupunahin niya yon, that kind of energy. So pagdating sa buhay, pwede na dyan siya nakamasid sa'yo, nakatingin sa'yo, and then sabihin na natin gusto ka niya, pero gusto ka rin niya magkamali, that kind of energy. So that could be an ex para sa iba. Or just a past person. We do have here the Five of Wands. What's with the Five of Wands? For March 2022. For those who pick card number 3. Para sa mga nag-pick ng card number 3, please. What's with the Five of Wands? That is an Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay. Okay, the Ace of Cups is here. I feel like I need to get one more. What's with the Ace of Cups and Five of Wands? Bottom of the deck is the Tower. Okay, the Tower is here. Wait lang, guys. Ito, pinag-iingat ka dito sa mga ganitong klaseng tao. The Ace of Cups and the Five of Wands. Yung iba sa inyo, pwedeng love-related, pwedeng family-related. Ito yung person with the Three of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Alam mo, makikita mo sa kanya parang wala siyang, walang ginagawa itong, actually not person, but people. Para sa iba, this could be friends. Nakikita natin yung pagmamahal or pag concern mo sa tao na ito, but I do feel like medyo I can see arguments sa inyo nitong person na ito, so pwedeng may hindi na kayo pagkakaunawaan nitong taong to or ng mga taong to. So in the near future, focus ka na lang sa money mo,
That's what I can see here. Don't focus on these people na nagiging, parang nagiging pabigat sa'yo. Kasi wala kang ipinakita dito sa mga taong to, kundi love, care, pagpapahalaga. Tapos hindi ko nagugustuhan yung isirusukli nila sa'yo. May mga times na pinag-uusapan ka nila behind your back. And if this is with regards to love, pwedeng nararamdaman mo na may mga mali siyang nararamdaman regarding sa'yo, pero you're too busy to understand. Para hindi mo na para halukayin, alamin pa kung ano yon. Kasi masyado ka na maraming nasa kamay mo or your time para mag-focus ka sa ganitong klaseng bagay. Para hindi mo na para usisain. Pero beware of these people. Parang nandyan sa... Actually, more like advice yan eh. Huwag tayong bigay ng pagmamahal doon sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Or yung iba naman, if this is not love-related... Pwedeng friends and family. Huwag kang bigay ng concern na dahil kaya mo naman tulong. Yung iba, money-related issues. Or yung iba naman, closeness lang. No? Dahil ilalapit mo yung sarili mo sa kanila kasi importante pa rin sila. There are families. They are talking behind your back. With the tower, mas maganda pa kung i-end na lang. If this is a person, yung iba sa inyo, this is an advice dun sa may mga ka-relationship. Lalo na nagkakaroon ka na ng choices, may new person na gustong lumapit or gumawa ng movement or magkaroon ng deeper level of commitment sa inyo, hindi na kayo okay nitong person na ito. Whether love, family, or friends, hindi na kayo okay nitong person na ito. Alam mo yan kasi binigay mo lahat sa kanila. Ramdam mo naman kahit papaano na hindi na nagiging maganda yung paningin or pagtanaw nila sa'yo. Pero dinidisregard mo yun eh. May mga dahilan ka pa rin nakita na hindi, baka naman ganito, ganyan. No. You have to get rid of these people. The tower, bottom of the deck. Pinaka-advise sa'yo, get rid or tapusin or alisan itong mga taong to. So we do have here the Nine of Pentacles. What's with the Nine of Pentacles? For March 2022, the third card. Spirit guides, angel guides. By the way, nakakaramdam ako ng energy na parang... I don't know if you're feeling sleepy. Okay. Or parang groggy na parang ikaw may lately naturukan lang ng anesthesia, nagpa-vaccine. That kind of energy. Parang medyo may high pa ako nararamdaman ngayon eh. And so, makikita mo yun sa looks ko ngayon. Minsan kasi pag nasasagap ko po talaga yung energy, nagba-bounce din po yun sa akin. So, being, you know, i-open ka lang, ano, being a tarot reader, medyo mahirap din po yun. We also have to protect ourselves. Kaya yung iba, makikita mo, nagsusuot talaga sila ng mga bracelet, mga bato-bato to prevent those kind of energy. Medyo negative. So, I feel like you need to rest kung ikaw ito. Okay? Maaring ikaw ay nakukulangan na sa tulog or yung iba naman sa inyo. Ngayon nga, pwedeng ikaw ay under gamot. No? Anesthesia. So, pahinga muna. Yung iba naman hindi anesthesia, pwedeng may hangover ka pa or pwedeng medyo nakainom ka pa while reading. While watching this. Nakukuha energy mo. The Nine of Pentacles. What's with the Nine of Pentacles? I think I have shuffled the cards pero inulit natin. Sinulit ko lang. What's with the Nine of Pentacles? Okay, the Nine of Pentacles followed by the Four of Coins. The Five of Wands. Nandito na naman. Okay, so nakikita natin with the Five of Wands. I feel like I need to get one more card. What's with the Nine of Pentacles and the Four of Coins? The Queen of Swords. Alam mo ito, inuulit ito. This is, may kadugsong ito dun sa advice sa'yo kanina regarding dun sa people na kailangan mong alisan. I mean, hindi mo napapansin yung mga opportunities, yung mga blessings, nandiyan lang sa paligid mo. Kasi napapaligbutan ka ng mga tao na parang sinusulsulan ka eh. Parang they are telling you ganito, ganyan. And then, sa halip na mabilib ka sa sarili mo, it's more like nakikinig ka dito sa mga person na ito. So talagang pinaka-advise sa'yo is to move on, alisan, with the Six of Swords. Mahirap man para ito sa'yo. But you need to balance yourself medyo with the Queen of Swords. Ano, kailangan mo namang maging logic, isipin yung mga
dapat mo unahin. And pagdating sa mga person na sa mga person na ito na nakakuha tayo ng negativity, hindi sila nagiging magandang influensya sa iyo. If you want to continue your life na meron kang patutunguhan, sabihin na nating meron kang silbi kasi meron kang purpose. Okay? Do it. Umalis ka. If these are friends, alam mo yan, mga kaibigan, na walang naidulot na maganda sa'yo, leave them. Yun lang ang pinaka-sagot dyan. Mas maganda this March 2022 kasi the advice, ang nakuha nating energy is for March 2022. So we do have here the Page of Wands. What's with the Page of Wands? Okay, what's with the Page of Wands? Thank you, Spirit Guides and Yoga Guides. The King of Coins. Okay, may magandang balita tayo na sinasabi dito pagdating sa career. Sinabi ko na kanina, di ba? Pagdating sa career, may bago na talaga nag-i-improve, nag-grow. Ayan, with the Empress. This is your energy. You're looking so beautiful. Especially kung ikaw ay already financially stable, madadagdagan pa yung financial finances mo na yan. So, pwedeng ikaw ay may pinagkakaabalahan na ngayon. Ayan, nakikita natin bukod dyan, may mga bagong talents para doon sa iba na matutunan mo at pwedeng magbigay sa iyo ng magandang kapalaran sa hinarap kasi makakatulong yung mga bagay na yan. Okay? May message regarding doon. Maybe a friend na alokin ko. Why not try na ganito ang gawin natin? So ito may wala itong kinalaman dito sa kanina. This person sa kanina kasi I feel like this is a person na parang pinupursige ka kaya lang wala kang chance na sabihin yung kung ano yung mga nasa isipan mo. Dito sa so I can say a lot of offer. Yun na nga, yung iba offer nitong person na ito, a lot of offers, sinabi ko na kanina, a lot of offer ang dumadating sa'yo. And there's this certain offer or message na dumadating sa'yo regarding sa negosyo or sa pera mo, career, na i-focus mo. Ayun nga, pwedeng pag-aaralan bagong talento. That could help you. The Eight of Swords, what's with the Eight of Swords for March 2022? Okay. What's with the Eight of Swords? Tell me more about the Eight of Swords. Okay, the Three of Wands. Wow. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, energy. Nakakapagod yung ginagawa mo dito sa totoo lang eh. You're still staying or nag-i-stay ka kasi wala kang way out. Hindi mo kayang umalis. Gusto muhin mo mang umalis pero hindi mo alam kung paano. That kind of energy. So yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman yon sa mga plano mo before. Or yeah, yung iba may kinalaman sa travel with the 10 of coins. Or yung iba may kinalaman sa investment or money na pwedeng hindi mo nga magawa for now. Pero pinaghirapan mo ito pinaghirapan mo ito eh. I feel like yung new person, yung iba sa inyo, you're still staying sa isang connection or isang relasyon or isang matinding alaala sa nakaraan na parang hindi mo maiwan-iwan. Yung iba alaala na lang, yung iba still, you're staying sa situation na yan. Ito person, ito parang gusto kanyang hilain palis dyan eh. This could be your soulmate. This could be the one for you. Yung parang siya talaga dapat. Siya talaga dapat eh. May gustong mag-alis sa'yo sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya. So that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye. Hello, so para po ito sa mga nakapili ng card number 4. By the way, kung ikaw ay nagtataka bakit nag-iba itsura ko, nag-iba yung ayos ko or yung damit ko, ibang araw na po ito na take, no? So kaya po ganoon. But anyway, still ito pa rin naman po yung card na napili mo, no? Ito yung card na yon. We do have your retreat. It's time to disconnect
from the world. So, yan yung pinaka napili mong card. That is card number 4. So, bago ko simulan yung video, kinuha ko na yung mga main cards na gagamitin natin for your reading, and then ika-clarify na lang natin siya. Okay? So, ang pinaka-main energy mo is the Star, and then the 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ibasa nyo, pwede may mga issues ka ngayon regarding money, may mga pinagdadaanan ka regarding money, either mga bayarin, etc., etc., masyadong you are this person na marami kang pangarap, pero parang at the same time, ngayon, marami ka rin kailangan asikasuhin regarding your finances. Okay, so, ang nakukuha natin na energy sa'yo, I feel like you want something, meron kang gusto na makuha, makamit. But, you know, sige, start na natin yung reading. We do have here the Knight of Wands. Ang title natin, anong naghihintay sa'yo sa March 2022. Okay, and this is a love reading. We do have here the Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Kung may babanggitin ako zodiac sign, energy lang po yon. And hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. So, anyway. Na-shuffle ko na kanina itong cards, no? To clarify itong Knight of Wands. So, simulan natin. Clarified by the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Nakakakuha tayo ng person na gumagawa ng movement papalapit this March 2022 sa'yo. Maaaring itong taong to with the Seven of Swords, may pag-iwas, may paglayo na ginawa. May paglayo, may pag-iwas, may pagtatago, or even disconnection para sa iba. Kasi alam mo una sa lahat with the Queen of Swords, pwedeng natakot siya or pwedeng kinot off ka nitong person na ito. Because with the Ten of Wands, parang feeling niya hindi niya kakayanin itong connection ninyong dalawa. And also, there's a lot of responsibility na nakikita ng person mo. Parang ang daming responsibilidad. And so, I can see a lot of secrets with the Hermit, Virgo energy. Mga sikreto, mga itinago. And possible this person with the Six of Swords ay lumayo, tinry mag-move on, tinry mag-focus sa buhay niya, that kind of energy. So, I do feel like with the Knight of Wands, may someone na papalapit sa'yo this March 2022. There's this person with the Page of Cups, masyado siyang concerned sa'yo with the Strength card, Leo energy, napakatatag ng connection na nakukuha natin. I feel like, ang dami niyang insecurities, this person. Lumalapit siya sa'yo or gumagawa siya ng somehow a movement. Pero at the same time, marami siyang insecurities. Okay, so let's clarify the Three of Swords. What's with the Three of Swords, please? For those who pick card number 4. Okay, the Three of Swords clarified by the Knight of Cups, the Devil, and then the Tower. I don't know kung nakikita ninyo yung cards, ano. But anyway, merong person dito in March 2022 na nasasaktan kasi possible na there's a toxic energy dito, narcissist energy with the Knight of Cups. Sabihin na natin itong person na ito somehow nagmahal sa'yo, pero possible ang ending or nakikita niyang ending, this person ay I'm seeing material things dito sa person na ito na pwede may kinalaman sa connection ninyo. Kumbaga, kung bakit kayo may connection itong person na ito ay dahil din sa mga material na bagay or maybe may kinalaman sa finances. I can see an ending there and possible na with the Three of Swords magdulot ito ng sakit sa person na ito, and so as you, pwedeng masaktan ka rin. But anyway, mas nakukuha natin yung sakit sa person na ito na possible na nakikita kita niya, teka lang, parang may ending na nangyayari sa aming dalawa. Pwedeng if you're in a relationship dito sa person na ito, possible ang breakup. Pero kung hindi naman, I don't know ha, yung iba sa inyo,
you might be dealing with a lot of people, ang dami mong kakonek, isa ito sa kakonek mo na nakakakita dito, nakakita tayo ng pagmamahal or pagkagusto dito sa taong to. Pero parang nakikita natin na natatapos yung connection ninyong dalawa. And nakikita yun ang person na ito. Na kumbaga yun yung nasa utak niya, nasa isip niya. Teka lang, parang matatapos yung connection namin. Parang mag-end itong connection na ito. And nagkakos yun ng sobrang sakit sa kanya. So let's move on to the next card, the Nine of Wands. Ayan, ito naman po yung i-clarify natin. What's with the Nine of Wands, please? Guys, hindi pa rin po ito magre-resonate sa lahat kasi it is still, this is a general reading. Mas maganda kung ikaw po ay mag-chat dun sa aking friend. Open na po siya sa personal reading. Ayan, open siya sa personal reading by schedule sa Messenger and also at the same time sa bahay nila. Pwede po kayong pumunta Calamba, Laguna. So, with the Nine of Wands, clarify natin yan. The Nine of Wands clarified by the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. Bottom of the deck is the Five of Wands. This person actually matapang itong taong to eh. Matapang pero ngayon medyo yup-yup siya, medyo nakatalok, parang naka-yup-yup lang siya. Why? I don't know kung alam mo yung word na yup-yup ano, pero parang nakakubli lang siya, naghihintay, patiently waiting na maybe magkaroon ng some kind of pag-alis, pag-cut off ng connection and na magkaroon ng problema with the Five of Wands. And nakikita naman niya marami ng problema and also at the same time pwedeng ikaw ramdam mo yung mga problema na yon. Pero itong person na ito, parang naghihintay siya na matapos itong mga problema na to. Parang nandyan lang siya lagi for you. That is the kind of energy na nakukuha natin. Nandyan, actually hindi lang siya. Pati yung mga tao sa paligid niya is also patiently waiting. Kasi alam naman ng mga tao sa paligid niya kung ano talagang gusto niya. And maaaring nakukuha ng mga tao sa paligid niya, ikaw talagang gusto nitong person na ito eh. And they are also waiting for you. So hindi lang yung person mo. The Queen of Swords, pwedeng yung person na nakuha natin dito sa energy na ito is the person na tinutukoy natin doon sa unang energy pa lang, no? Sa bottom of the deck, we do have here the Queen of Swords. Bale, dalawang beses siya lumabas. The Queen of Swords is here. That same person na lumayo, umiwas, at hindi nagparamdam sa'yo, pwedeng ganun, or possible na tinry mag-move on is the same person na nakikita natin dito naghihintay. Okay, and now let's proceed with the Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Clarifying natin ito. What's with the Three of Cups? Please, spirit guides, angel guides. By the way, I don't know kung ikaw ba ay magaling. I can see hair. Pwedeng ikaw ay nagpapagupit ng buhok or nagpaplano magpagupit or nag-iisip na basta may something na may kinalaman sa buhok. Pwedeng magpakulay, magparebond, whatever. May kinalaman sa buhok. Pero pwedeng nag-iisip ka nun. Or recently, may inisip ka regarding that. I can see here. Okay. So, or, eto may energy pa ako nakukuha. Hair or brush. Yan. Pwedeng may kinalaman sa brush. Like yung paint brush. Okay. Pwedeng ikaw ay may gustong o may inisip na something to do with paint. Pagpe-painting or may mga ayusin na pintura, whatever. So, what's with the Three of Cups? Judgment. Okay. Something is opening here. May nagbubukas. Tell me more. Okay, the Queen of Wands is here. This is your energy. I feel like may mga inilalapit mo or ino-open mo yung sarili mo sa iba. Maybe it comes to friendship this March 2022. Very well open kasi nakakuha ko ng maturity sa'yo with the judgment. Possible na ino-open mo yung sarili mo sa pakikipagkaibigan, sa ibang tao. And hindi ko nakukuha sa'yo na, you know, the judgmental kind of energy. Pwedeng ikaw ay judgmental before you choose your friends wisely. This time around, hindi ko nakukuha sa'yo yun. Yung parang, sige, if you want to be friend with me, then fine. Okay lang kung gusto mo maging kaibigan ako. Yun na nakukuha natin. So, ino-open mo yung sarili mo sa iba. With the Queen of Wands because magaling ka magbigay ng advice and that is the one thing na nagugustuhan ng mga tao sa paligid mo kaya nakukuha ka nila as a helping person. Pwedeng ikaw ay magaling magbigay ng advice sa kanila na nakakatulong sa kanila ito.
And that's why they like you. So, hindi natin maiwasan na ma-consider ng maraming tao na lumapit sa iyo ngayon. Okay, maybe to ask for financial help. Ayan, pwedeng pautang, ganyan. Or kung hindi man, pwedeng, maybe yun nga, yung mga advice nila, yung advice mo na kaya mo ibigay. So, the Emperor, bottom of the deck, this is your energy. Yeah, you're very mature. Kayang-kaya mo yung sarili mo eh. Nagdaan ka na sa maraming sakit, sobrang hirap. Maaring there's this energy na tinry mong somehow makisama sa mga taong hindi mo naman talaga gusto. That could be may related sa work or sa business or iba na yung pakiramdam mo sa mga taong to. So, I don't know. Nagpakita lang yung energy na yun. We do have here the Four of Cups. By the way, hindi ko pala nasabi. Sorry about the noise. Kung may naririnig kayo mga ingay behind or sa background ko, sorry about that. We do have here the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Tell me more about the Four of Cups for March 2022. For those who pick card number 4, please. Wala tayong actions na nakikita sa iyo this March. I feel your energy there regarding sa iyong mga bagay na hinihintay with the Hanged Man. And also at the same time, this could be a person with the Ace of Cups, yung taong minahal mo. Or yeah, I can see you na wala kang ginagawa regarding this person na maaaring hinintay mo, maaaring mahal mo. Wala tayong nakikita ang ginagawa mo dyan. You're just waiting. Yung iba sa inyo, you're getting bored. But, you know, with the Five of Swords, bottom of the deck, I do feel like basta pinapakita mo lang sa kanya yung kung ano yung meron ka or kahit hindi ka magpapansin, this person could actually see you kasi nakikita nila maybe sa social media mo or maybe sa kung saan man, maybe if physical world, pwede nakikita kayo nito person nito. You're just doing your best. Nilalagay mo kasi yung sarili mo on top. And also at the same time, pansin na pansin ka, you are really a rare kind of person. Ginagamitan mo lahat ng utak itong buhay mo. No, and then, kumbaga, kaiba ka sa lahat. That is one thing for sure. Kaya, kahit hindi ka magpapansin dito sa person na ito, napapansin ka niya. And I can see that ngayon, wala kang ginagawa. You're just getting bored dito sa person na ito. May mga times, maaaring hinihintay mo siya, and then, naiinip ka. So, yung iba, kung may contacts kayo, ganun. There are times, naghihintay ka sa phone calls niya, or sa movement niya, maybe para sa iba, ganun. This March 2022. So, what's with the Queen of Wands? What's with the Queen of Wands, please? Tell me about the Queen of Wands, please. Spirit guides, angel guides. Okay. So, we do have here the Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. The Nine of Cups. Alam mo, this is like an advice for you, Wheel of Fortune. Gusto mo mabago yung buhay mo, ano? Gusto mong mabago? Gusto mong mapunta ka sa mabuti with the Emperor? Gusto mong maging authority ng buhay mo? You are the authority of your life. Hindi mo naman kailangan sabihin, hindi ko na kailangan sabihin sa iyo yon. Buhay mo yan, ikaw ang masusunod, ikaw ang nag-handle niyan. Kung saan mo gustong pumunta, ikaw ang magdi-desisyon niyan. So kung ano ba talagang gusto mo, alam mo yan. Ngayon, with the Queen of Wands, there is something here na maaaring some kind of advice na ibinigay mo. Okay, may nakikita tayong this is an advice na ibinigay mo. Pero actually, the advice is for you. Dapat alam mo yon. Maybe nakaka-relate ka naman talaga doon sa advice na yon. You're being friendly with the Nine of Cups. You're opening yourself sa lahat. Huwag masyado. That is the advice. This March 2022 sa'yo kasi pwede magdulot yan ng sakit, ng lungkot sa'yo. So, huwag mo masyadong i-open ang sarili mo sa iba. You know, kanya-kanya tayo ng problema. Huwag mong ipakita na parang, ay, may problema ka, sige, open ako, willing akong tulungan ka. Not that kind of thing. Although nakikita natin kaya mong mag-shoulder ng problema nitong person na ito. I mean, kaya mo siyang tulungan. And the problem is that, yun nakukuha natin, yung person or yung people na lumalapit sa'yo is that parami ng parami. Or this person, nakikita natin yung problema niya is like palaki ng palaki or parami ng parami. And that is a problem. Although masaya ka sa ginagawa mo, nakakatulong ka. Ang problema is that patuloy yan na pumapasok sa buhay mo. Eh, di ba ang gusto natin pumasok sa buhay natin is blessings, opportunities, di ba?
prosperity, yan ang gusto natin eh. Luck, swerte, yan ang gusto natin papasukin sa buhay natin, hindi problema. Kasi pagdating sa problema, you already have your problems na already, no? Hindi, huwag ka na maghanap ng problema pa ng iba. Okay, problema mo na lang yung sarili mo problema. So, nakita ko ng advice dito with the Queen of Wands na in-advise mo sa iba, pero actually, advice yon para sa sarili mo. So, that is for your March 2022. So, what's with the Four of Wands? Well, I don't know. Wala akong alam. Wala akong idea kung ano yung advice na yon. Specific advice. Maybe yung advice has something to do with love. Ayan, pwede may kinalaman sa love, yung advice na yan, or may kinalaman sa money, alam mo yan. Meron kang specific advice na sinabi mo sa ibang tao, pero actually, that is the advice for yourself na kailangan mo gawain. So, what's with the Four of Wands for March 2022 for those who pick card number 4? We do have here the Ten of Swords, the Fool, and then the Hermit. The Two of Swords. Actually, this is an ending na may choice. March 2022, possible lang ending a relationship or a connection, or possible na may kinalaman sa career para dun sa iba, or family na rin, ano? Kasi hindi siya specific eh. With the Hermit, matagal mo nang kinimkim ito, but some kind of ending ang dapat mong gawin dito. Yung iba sa inyo, kasi with the Four of Swords, this could be marriage or another relationship. Kasi with the Fool, nakikita natin na parang gusto, alam mo, yung ending, hindi siya mangyayari hindi siya mangyayari because actually possible siyang mangyari. That is the energy. Posible, depende sa kung ano yung desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Okay? Kung marami ng problema, bakit pa? Diba? Bakit pa? I don't know if you could relate to that. I just feel like kailangan ko sabihin yun. So anyway, especially kung sa relationship, kung marami nang itinatago, you want to take the risk. Gusto mong mag-take ng risk, gusto mong ng another journey na hindi mo alam kung ano yung patutunguhan. But you have to end something. May kailangan kang i-end. Especially ang pinili mong card is retreat. So that is the kind of card na gusto natin makita if you want to disconnect from someone. Kung may kailangan kang i-disconnect or something, or tanggalin, putulin sa buhay mo, alisan sa buhay mo para gusto mong alisan, but then kailangan mong pagdesisyonan, kailangan mong aksyonan. Hindi naman dahil gusto mo lang. Gusto mo lang alisan pero wala kang ginagawa. That kind of energy. So, what's with the Queen of Cups? Tell me about the Queen of Cups. Again, uulitin ko lang ha, kasi yung iba baka maguluhan. Hindi ko sinabi mangyayari yung ending. Possible mangyari, depende sa decision mo. So, tatalungin kita kung ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang decision mo? Gusto mo bang i-end ito? Or gusto mo ituloy na lang? Diba? Possible ang ending. So, we do have the Queen of Cups. What's with the Queen of Cups? Okay, hindi ko ito kukunin masyadong marami. Please clarify the Queen of Cups. The Queen of Cups clarified by the Five of Coins and then the Eight of Coins. Something is going to show up here. May magpapakita. Yeah. Wait lang guys. The Ten of Coins is here. Pagdating sa money, this is money luck. This is luck sa money. Okay? And mararanasan mo yung swerte sa luck sa money na yan once na mag-get over mo tong something na with the Five of Coins, problema ito regarding pera. Right after problema, kagandahan doon, swerte na yung pupunta sa'yo. And then yung mga problema is that mailalagay na lang siya sa past. And then may nagpapakita ditong person. This is a person. And then siya yung tutulong sa'yo para mas maging creative ka with the 5-8 of coins. So pwedeng makatulong ito sa finances mo. This is someone, there's a lot of love coming from this person with the Queen of Cups. Mahal ka nitong person na ito. So hindi lang siya basta tutulong sa'yo kasi gusto kanya tulungan. Tutulungan ka niya kasi mahal ka niya, gusto ka niya. Okay? And I don't know. I just saw something, some kind of notification sa phone ko.
can see the dragon. May nakikita akong dragon. I don't know, something to do with dragon. This could be a reading. Okay, anyway. Was it the Page of Wands? Our last card is the Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. This is for your March 2022. What will happen? We do have the Six of Coins, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn energy. The Page of Coins is here. A message regarding sa pera. Oh, that this is something very beautiful. The Fountain. The Fountain is a very beautiful card. So may message sa'yo regarding pera. Tuloy-tuloy. Hindi mo pa nare-receive ito ngayon, pero there's a huge amount of money. This is a huge amount of money. Napakalaking halaga ng pera ang marireceive mo dito with the Page of Coins. Dadating sa'yo and lalabas yan as a message. So, pwedeng galing abroad or I don't know, but I can see na galing yan or marireceive mo yan through message. There's a huge amount of money. So, although love reading ito, of course, meron din tayong napapahapyaw-hapyaw na career doon. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like. You have to manifest that. By the way, you have to manifest that. Sabi ko na, tanggalin mo yung pagpaproblema mo sa mga problema ng ibang tao para mas madali sa'yo mamanifest yung swerte. Kasi yung swerte sa'yo, napakalapit na sa totoo lang. Kayang-kaya nang baguhin ng mga swerte na yan ang buhay mo. Kaya lang nasa choice mo pa rin yun kasi yung iba sa inyo, possible na nanghihikayat ka pa ng malas eh. That is how I see your energy. Nanghihingayat ka pa ng malas. Ayaw natin ng problema, di ba? Wala kang problema, pero ine-entertain mo yung problema ng ibang tao. You have to stop that. Stop right there. Diba? Concentrate ka na kung wala kang problema, huwag kang mag-aisip ng problema. Rather, i-open mo yung sarili mo sa blessings, sa opportunities. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Manampi TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you, I love you, I love you guys. Thank you for your support. Lahat po sa inyo. Maraming salamat. So, yeah, again, bye-bye.